At ito na nga guys, ulit yung aking RG100 Pro. Bali, ito yung nag-crash nung ginawa ko yung flipping ng drone. Because gusto ko subukan yung ibang feature tulad ng pag-flip. Tapos, yun nga, bigla siyang naging uncontrollable. Then, ayun, tumuloy-tuloy na di na na-control. Then, bumagsak siya. Hindi ko makontrol kahit anong gawin ko dun sa remote. Sa physical remote ay wala akong nagawa. Kasi, ang nangyari nga pala ay nag-loose yung mga tornilyo. Yung mga tornilyo ng ano ng motor, so nakalas yun, kaya nangyari ay hindi napantay yung ikot, saka ayun. Tapos yun nga pala yung damage guys, oh, kung tingnan mo dyan sa may arm nya, naputol yung isang arm. Bale, ginawa ko ay nirepair ko na siya, ay hinigpitan ko na yung ano, yung hinigpitan ko na yung tornilyo nung ano na yan, ng motor na yan, yung arm na yan, eh, etong arm na to. So, then afterwards, nakita ko, pag inspection ko, physical inspection, ay may bali, ayun, may, eto, may putol yung isang arm. Kaya pala, nung trinay ko ulit, ay pag-gewang-gewang na ulit yung lipad niya, at nagbabadya na naman yung crash niya, kasi hindi na nga pantay yung lipad niya, because of the abis incident. Yan, yung putol na yan. Actually, hindi siya putol. Yung ano lang, crack. Yun. Yan, kaya hindi na pantay yung lipad niya pagka tinetest ko. Kasi yun pala, may crack na hindi na malambot na yung ano niya. So, bali gagawin ko yung crack na yun ay aking i-google na lang yung ano. Gagamitan ko siya ng Mighty Band. Etong Mighty Band na to ay matagal nang gamit nga pala, by the way. So, bali tumigas na yung mga ano niya dun sa talagang yan, dyan sa tip niya ay tumigas na yung mga Mighty Band yan, kaya hindi ko na magagamit yung tip na yan. Bali, nabarahan na, nasarahan na nung Mighty Band na tumigas, kaya wala na, wala nang paraan para maano. Kaya gagawin ko na lang ay guguntingin, gugupitin ko yung may puwetan niya. Ayun, para diyan ko palalabasin yung ano, yung natitirang glue. Diyan, yan ito, yan girupit ko para diyan ko ilabas yung ano, yung natitirang laman ng Mighty Band na yan. Kaso parang medyo tumigas na. Matigas na siya, kaya hindi ko na rin magagamit, parang ano na, hindi na siya fluid. Ayun, mahirap nang anihin. Yan, wala na, hindi na lumalabas yung likido niya. Yung kaya gagawin ko, lalakihan ko yung butas. Hopefully lumabas pa yung natitira niya, kasi sayang din naman kung itatapon lang. Kaya ginawa ko, ginupit ko na nga lang. Ayan, tapos ina-apply ko na siya diyan sa ano. Ina-apply ko na diyan sa ano niya, sa crack na arm. Hopefully maayos pa, pero mukhang wala na yata. Kahit anong gawin ko, parang tumigas na rin yata yung laman ng Mighty Band na to. Ayan, wala na, kahit anong gawin ko, wala na lumalabas, tumigas na yata. Ayan. Pero meron akong isa pang ano dyan, glue sa loob, kukuhanin ko lang saglit. Teka lang. Ayun, eto, kinuha ko guys, meron pa akong naka-imbak na Loctite. Yun, mga ginagamit ko kasi ito sa, ayun nga ulit guys, buti nalang may naka-imbak pa akong ano, Loctite na hindi pa gamit, as in sealed pa. Kaya eto na yun lang gagamitin ko sa crack ng arm ng aking RG100 Pro. Sana effective to. Ayan, bagong-bago pa yan. Loctite baka naman. Ikaw nang bahala. Ayun, so bubutasin ko yung ano niya. Yung parang pinakatakit niya. Malipis lang naman siya na aluminum eh. Ayun, butas na siya. Then, lalagay ko na ulit yung parang dispenser niya. Tama ba? Dispenser. Yan, ihigpitan ko lang para ano, hindi matapon yung iba. Yung Loctite yan. Tapos,
yun, i-apply ko na siya. Gagawin ko yung ano, yung crack. Ayan, papatak-patakan ko ng ano, ng Loctite. Sana maibalik pa yung ano niya, yung normal na lipad. Kasi sayang din naman tong drone na to. Maganda tong drone na to eh. Brushless. Kaso nga lang talaga mura. Alam niya na yung quality ay nasasacrifice pagdating sa presyo. Mura kasi, syempre yung ano niya kasi yung plastic material na ginamit dito ay yung malambot saka yung madaling mapunit, parang madaling mabasag. So kasi nga budget drone, kasi sobrang ano talaga to, napakamura. So yun, pagdidikitin ko siya, pagkalagay ko ng ano, dinikit ko siya. Yan, okay na siya. Pupunasan ko yung ano para hindi tumigas yung ano at hindi mabarahan yung nozzle niya. Gagawin ko na lang ay higpitan ko yung ano. Parang ipepress ko, ipocompress ko yung arm niya para manatiling nakadikit yung mga nag-crack na parts. And habang nakadikit yan ay tumitigas naman si ano, tumitigas naman yung Loctite na nilagay ko. And hopefully ma-restore pa siya. Kahit hindi na, of course hindi na tulad nung ano, nung original. Pero at least sa akin lang ay at least ma-restore or ma-edikit ko lang ng maayos. Yan, compress ko lang para dumikit maigi. Yan, patatagal-tagalin ko. Then yung ginagawa ko, iniihipang ko para madaling matuyo yung ano, yung ano ba, yung substance, yung Loctite, yung glue. Dilikit ko lang, tapos i-ano ko lang nga, ginagawa ko, kino-compress ko lang siya, pinupush ko lang yung dalawang gilid, yung dalawang part, yung naghiwalay, nag-crack. Kaya medyo tumitigas-tigas na siya, mabilis lang tumigas to, mabilis lang matuyo. Ayan, yan o, yung bandar yan. Yan ko pinatakan ng ano, ng Loctite. Buti na lang yun lang yung na ano. Ayan na, eto na yung test. Kasi fast forward ko na and then pinatay ko na ano, yung video na yon kasi pinatuyo ko na siya. Siguro after isang oras. Yan, tinest ko siya. Yan, take off. Ayun, medyo okay naman. Okay naman yung performance nung Loctite, nung glue. And then, parang normal ulit yung lipad niya. Ayun, as you can see guys. Ayun, normal ulit yung lipad niya. Parang wala rin, parang walang nangyari. Ayun, buti na lang meron pa akong naka-imbak na Loctite. Ayun, no? Ginawa ko lang, glino ko lang yung ano niya, yung crack ko. Medyo okay na. Ayan. Okay naman yung performance niya. Tapos bala ko siyang lagyan ng ano. Kasi may nag ano, shout out sa'yo. Yung may nag comment na kung pwede ko raw lagyan ng action camera. Actually meron ako ditong action camera. Pero hindi yung parang GoPro style. Parang ano siya, yung rectangular. Hindi siya GoPro style na action camera. Flat yung flat. Pero medyo may kabigatan din to. Ay, no? Yung run cam. Ano to? Run cam yata to. Yung flat na ano, mabigat din to. Pero hindi to yung GoPro style ha, GoPro. Oo, hindi. Ayun, yun yung itsura. May kabigatan din to. And gusto kong subukan. Ayun, kinakabit ko na siya. Nilagyan ko lang ng magic tape. Bago ako umalis ng bahay, nilagyan ko na ng magic tape. Ayun, dinikit ko na lang doon sa likod. May kabigatan 'yan, guys ha. And by the way, disclaimer kaagad. Disclaimer ba? Ano yan, low bat yan eh. Pagka alis ko ng bahay, okay pa siya. Tapos nung inon ko na, pinindot ko na yung on button ng camera, ng action camera, ng run cam. Ay biglang nagbaan siya, nag-alarm yung low voltage siya. Kulang siguro si charge. Kaya ayan, pero at least ang mahalaga rito ay ano, yung kakayahan ng RG100 Pro na makapag ano, ayun, nililipad ng hangin, malakas yung hangin, tapos
Hindi ko kasi na ano yung hindi ko siya na iset dun sa high rate ba. Kaya tinangay ng hangin, malakas yung hangin ngayon, guys. Tinangay ng hangin, tapos yun nga yung ano, hindi ko napindot yung high rate supposed to be. Ayun, tapos eto inadjust ko na yung ano dun sa remote, 'di ba? May pindutan doon na ano na parang low rate, medium rate or mid. And then high rate. Ayan, naka-high rate na yan. Susubukan ko ulit. Kanina tinangay ng hangin eh. Pero kinaya niyo yung payload niya eh. Yung extra payload na action camera. Nakayanan niya. Kasi brushless ang ano nga, yung motor niya. Malakas yan. And of course, I want to shout out dun sa nag-suggest niyan. Thank you sa suggestion. Tapos ayan na ulit. Tinest ko na ulit. Ina-adjust ko na bago ko siya pinalipad, ina-adjust ko na yung ano niya, yung flight mode niya into high rate. Ay, yung pinaka malakas. Ayan, hindi na siya natatangay masyado ng hangin. Tapos kinakaya niya yung ano, yung action camera, yung extra payload ba. Ay, kinakayanan, no. Ang galing. Ang lakas din. Ayun, kaso nga yung problema ay ano, low voltage yung ano ko, yung camera, kaya hindi ko nakapag-record ng footage, sayang din naman. Pero anyway, ang pinaka-point dito ay kung kaya ba ng RG100 Pro na magbuhat ng extra payload. And ang tanong na yun ay nasagot na sa test na to. Ayun, no? Kaya nyo. Pero yung mga GoPro form factor yata ay sa tingin ko hindi niya kakayanin. Kasi masyadong ano yun, masyadong mabigat yun kaysa dito. Eto hindi kabigatan, although merong ano rin to, may timbang din to of course, pero hindi siya ganun kabigat tulad ng mga GoPro, tulad ng DJI action camera. Yun, may kabigatan din to, saka sigurado may efekto sa ano, sa battery life, sa flight time. Pero ang importante ay no, kaya niyang buhatin yung action camera na ano, nilagay ko. Sa tingin ko yung ano kaya rin yung mga GoPro, kaso nahihirapan yung aircraft, nahihirapan si RG100 Pro. Tapos yun nga ang kagandahan dito, yung advantage ay brushless motor siya. Kaya malakas, efficient, malakas, kaya niya yung extra payload. Tulad niya, no? Actually, kaya niya pang tumaas ng altitude. Kaso di ko lang ginagawa kasi nga medyo malakas yung hangin. Baka tangayin sa mas malayong lugar. Baka sumabi dyan sa mga puno na yan. Tapos hindi ko na ma-recover. Sayang naman yung aircraft pati yung ano, yung action camera. Pagka hindi ko na na-recover. Pag medyo malayo yung paglilipad sa malayo, sayang yung aircraft and then sayang yung action camera. Pero ayun, kayang-kaya nyo. Malakas, malakas to guys. Yun, kayang-kaya nyo yung, ano, yung action camera na nilagay ko. Kayang-kaya nyo, pero di ko lang in-squeeze yung battery niya or tinet sa maximum na ano yung battery niya. Kung hanggang saan aabot yung ano niya, yung charge ng drone. Pero yakang yata. Ayan o, nasa likod niya, nilagyan ko lang ng magic tape. Kayang-kaya niya. Yun, kasama ang palad nga lang talaga, lobat siya. Hindi ko na kuha na ano. Next time, bali sa ngayon, tina-charge ko yung ano niya, yung action camera na to. Na nilagay ko dito. Kaya next time sigurado meron na akong footage yan. Lalagay ko ulit siya, ididikit ko ulit siya, tapos kukuha na ako ng footage. So thank you for watching guys, and subscribe to the channel.